Hello po muli, ang iyong lingkod, si Gina Ritana, magbabalik po. Ang topic natin is how to take tapit clearance of inlet and exhaust valves. So continuation po ito sa part 1. So ngayon part 2 na po tayo. So ang sunod na pairing order is number 2. So punta na tayo sa number 2. So iikot natin yung flywheel into clockwise. Yan, clockwise. So itong number dito 5 2, mapupunta na dito. Yan. 2 5. Yan. Ito magiging 4 3. Kasi umiikot na siya. Aha. 3 and 4. Yan. And then ito magiging itong 6 1. Okay, kasi umiikot na siya ng 120 degree. Ayan po, ang distansya nila is 120 degree. Ayan po ang pagitan, hindi po 1 turn. 120 degree lang yung iikot. So magta-top dead center naman yung number 2, ang kasunod doon sa pairing order, hindi po yung number 5. Kaya i-check naman na naman po natin. Ang number 2 dapat umiikot ang push rod, itong push rod dalawa. And then gumagalaw yung valve, bridge valve. Ayan. Gumagalaw dapat. Doon sa number 5, dapat hindi to gumagalaw. Matigas. Pati itong valve bridge, hindi rin to gumagalaw dapat. Ibig sabihin number 2 ang nakatap, kasi yun yung gumagalaw. And then yun yung mga yung push rod gumagalaw, umiikot valve, bridge valve gumagalaw, nagagalaw mo, malambot lang kasi may clearance siya dito. And then pangatlong verification, dapat nakatap yung number 2 mo cylinder, nakatap yung piston. So number 2 na. So ang ganun din, confirmation, nakatap dito sa arrow, sa ating window, sa flywheel. Sabihin, number 2 na. And then, ganun din, luluwagan mo muna yung mga nut. Mga nut, luluwagan. And then, papantayin dito sa valve spindle. Pagpantay na to, higpitan. May screwdriver, higpit ng wrench. And then, ganun din ito. Susukatin din natin ng pillar gates. Yan. Pillar gates na ang inlet is 0.40. Yan dito. Susukatin natin yung clearance niya. Na hindi naman masikip. Hindi naman siya maluwag. Yan. Yung touching lang siya. Ganon din dito. Ang pillar gates dito is 0.45. Na ayon dun sa engine model natin. Makikita nyo to sa instruction manual, kung ilan ang sukat ng pillar gates na gagamitin nyo sa inlet at gagamitin nyo sa exhaust valve. Ayan po. So kapag nasukat mo na, nahigpit-higpitan mo na yung wrench, yung bolt dito, lagyan mo ng screwdriver, higpitan mo ng 19 na wrench. Ayan. Pagka nahigpit na, higpitan ng pinaka-final yung tightening torque na 50 newtons na. 50 newtons, 50, para nasa tamang higpit. Nandun din ito sa instruction manual, yun yung tightening torques niya. Ayan po. So ang sunod po is number 4. Ayan. So paikuti naman po natin. Ayan. Yung ito magiging 6-1. Kasi iikot na siya. Ito magiging 3 tsaka 4. Ito magiging 5 tsaka 2. Diba? Yan, paikot lang siya. Hindi siya iikotin mo na 1 turn. Kasi ang total turn nito is 360 degree. 360 degree sa 1 cycle niya. 360, hindi na. Kasi sinusunod mo yung pairing order. Pero kung hindi mo sundin ang pairing order,
makadalawang ikot ka bago mo makuha yung top. Kaya susundin mo yung clockwise turn. Kung ano pong ikot ng makina, yun po ang susundin natin, clockwise. Ayan po. Kaya clockwise mo siyang iikutin yung flywheel. Ayan po. So, doon na naman tayo sa number 4. So, ang nasilip natin dito sa window, number 4. Ayan. So, dito top, dead center, number 4. Dapat, ang 3 hindi mo na iikot. O, hindi malambot yung ball bridge. Yan. Ibig sabihin, punta ka sa number 4. So, naiikot yung push rod. Naiikot, tsaka yung ball bridge nagagalaw. And then, yung exhaust nagagalaw din yung ball bridge. And then, silipin mo rin sa crankcase, nakatap din yung number 4. Ayan. So, yung tatlo na yan, yan ang indication na nakatap na yung ating piston sa cylinder number 4. So, ngayon, luluwagan mo uli. Luluwagan. And then, papantayin yung sa spindle. Well, sa spindle ball niya, papantayin. Pag nagpantay na ito, hihigpitan yung nut. And then, ganun din ito. Susukatin ng pillar gates. Ang sukat niya is 0.45. Sa intake naman, ganun din. 0.40. Ayan, ang sukat. Pagka nasukat na po, na hindi naman maigpit, hindi naman maluwag. Dobra yung touch lang, touching lang dito. So ngayon, iigpitan mo na siya ng wrench, yung kanyang nut. Iigpitan mo. Final, yung tightening torque niya na 50 newtons para nasa tamang higpit siya. Hindi siya basta-basta lumuluwag. Ayan. Okay. So sana po, naunawaan nyo po. So, hindi po pulley turns ha. Kung susundin mo yung direction ng rotation clockwise. 120 degrees lang ang inikot niya. Pop! May top dead center ka na agad. So, yun lang po ang tatandaan natin. Kasi minsan, nung naka-assist ako ng third engineer ko, nakailang ikot na ako. Hindi pa niya matap dead center yung kukuhanan niya na tapit. Kaya pagod na pagod, kawawa yung mag-assist. Ayan. So, ngayon, ma-idea na po kayo kung paano po kumukuha ng tapit clearance. Ayan po, ulit-ulitin nyo lang po panoorin yung video para po hanggang sa maunawaan nyo po yung mga sinasabi ko para hindi po mahaba na ulit-ulitin ko yung ating video. So muli po, sundan nyo lang ang firing order ha. Ang sunod sa 4-6, yan, iikot naman yan. Kaya ito namang 6 dito, 6-1. Pero ang 6 ang top dyan. Ang 1 hindi siya top. Hindi siya umiikot, hindi yan. Okay? So, ganun din uli. Sunod niya 6-5. Ayan, 5 naman dito. Nasa top dead center. Ayan po ha. Sunod, 3 na naman. Ganun lang. So, hindi siya isang ikot, kundi 120 degrees lang yung kanyang ikot. So, hindi nahihirapan yung mag-assist sa inyo. So, muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay. Sana po may naintindihan kayo sa yung inanda kong presentation. Sana po may nakuha, nakapulot po kayo ng kunting idea. So, muli po, mabuhay po tayong mga makinista sa buong mundo.